Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, sumuko sa Joint Task Force Haribon ang tatlong miyembro ng teroristang Dawla Islamiyah Maute Group sa Madalum, Lanao del Sur. Kinilala ng 51st Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga sumuko na sina Tarawasid Aziz Saripada alias Nasrollah, 26 years old, Alanor Hanafi Saidali, 21 years old, at ang 16-year-old na si Amrosi Diagon de Suma. Isinuko rin ng tatlo ang kanilang mga armas na kinabibilangan ng isang M16 Armalite rifle, isang Baby Armalite at isang M4A1 556mm carbine. Mula noong Enero ay nasa 17 miyembro na ng Dawla Islamiyah ang sumuko sa Philippine Army sa Lanao del Sur. Uhaw lang sa kapangyarihan sina Senator Manny Pacquiao at dating Senador Antonio Trillanes. Reaksyon ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa patuloy na banat sa kanya, kaugnay ng di umano'y katiwalian sa pamahalaan. Sa kanyang cabinet briefing Martes ng gabi, sinabi ng Pangulo na gaya ni Pacquiao, nakakita na naman ng oportunidad si Trillanes para buhayin ang alegasyon nito laban sa kanya. They want to, you know, hold power because they must have, may nakita siguro silang magandang oportunidad nila para sa kanila. Daldal yan, hindi naman lumaban ang debate yan. Posibleng gamitin ang Sinovac vaccine para sa mga kabataan na nasa edad na 3 hanggang 17. Kinumpirma ng Food and Drug Administration o FDA na pinaamyendahan ng kumpanyang Sinovac ang Emergency Use Authorization o EUA upang magamit ang kanilang bakuna kontra COVID-19 para sa mga kabataan. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na nag-apply ang Sinovac ng amendment para sa pediatric use ng bakuna. Pinag-aaralan na anya ng kanilang mga eksperto ang nasabing hakbang at maaari silang maglabas ng desisyon bago matapos ang kasalukuyang buwan. Una nang inaprubahan ng China ang paggamit ng Sinovac biotech vaccine para sa mga kabataan sa kanilang bansa na nasa edad 3 hanggang 17. Nauna na rin inaprubahan ng FDA ang paggamit ng Pfizer vaccine para sa mga menor de edad, samantalang pinag-aaralan na rin kung maaaring gamitin ang Moderna vaccine sa mga kabataan. Our vaccine experts are now taking a look at the data and of course asking questions sa proponents and getting more information. Ang mga nagbabago po sa mga bakuna na pinapayagan nating magamit sa Pilipinas, yung pong Pfizer na vaccine, meron na po ngayon itong emergency use authorization for children 12 years old and above. Nagkukumahog ngayon ang bansang Indonesia sa pagbili ng oxygen mula sa kalapit na bansa. Ito'y dahil sa pinangangambahang pagkalat ng kinatatakutang Delta variant ng COVID-19. Maraming mga residente sa naturang bansa ang bumibili ng oxygen para sa kanilang tahanan, lalo't punuan na ang mga ospital roon sa dami ng mga isinusugod na biktima ng COVID-19. Umabot na rin sa 1,000 medical workers ang nasawi sa coronavirus, kabilang rito ang mga bakunado na o fully inoculated. Nasa 10,000 concentrators ang inaasahang darating sa Jakarta sa loob ng linggong ito. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.